parking of Barangay Alas 97 po. Sinasabi niyong paraan sa lalong madaling panahon. Ako na ang bahala sa gastos. Mina! Inay, huwag kang mag-alala. Paubaya mo na tayo ng bagay na ito para bumaling ka. Pero anak, saan ka kukuha ng napakalaking halaga? Ako na ang bahala doon. Alam mo, Mina, kung ating pa lang, ang bitaw na napadaling kitain. Saan mo gusto? Hindi ako eh. Mabira ka naman. Wow. What a fine sight. The big boss and the secretary do
doing their thing on the revolving chair. Pasensya ka na, Mina. Natuwala mo nga kasi ako sa kanya. It's all right, Mr. Amber. You can have your day. Babalik na lang ako. Sandali lang. Your hand, please. Hindi kasama sa kontrata natin yan, Mr. Alberto. Ikaw naman, napaka... Napaka ano, Mr. Alberto? Ah, eh, wala. Meron nga palang bagong assignment. If it's business and good, wala tayong pagtatalunan. Anyway, I'm here for good business, big boss. Tumawag ang Softex. Kailangan na isang modelo. Ang ganda na sa ibinigay siya, Mina, ha? O, oh, ayos ba sa'yo? Okay na yung direct take na natin. O, oh, sige. This is take, ha? O, oh, ito gamitin mo. O, oh. Ready? Calling. What a wonderful morning on a beautiful shore like this. It gives me a wonderful feeling. When I... Tignan nyo kung sino yung mahingay doon. Bilisan nyo! Dibali, ayan, wala nang direct. Dibali na. Take two na lang natin. Oh, oh sige, take two. Oh, ready, ready! Action! What a wonderful morning on a beautiful shore like this. It gives me a wonderful feeling when I use... When I... Hoy! Bakit ba ang ingay-ingay mo? Ay, niyo ba alam nagsishooting kami? Ay, ano yung nagsishooting kayo? Nagpakialam ko. Eh, ang ingay-ingay mo, hindi kami makapag-take eh. Oh, bakit? Sa iba itong lugar neto? Suplado nito? Ha? Che! Next. Next. I'm sorry, girls, ha? Kasi nalong ilalang na isang tag, hindi ko makita sa inyo. But anyway, next time, gagawin ko kayo, ha? It's all right, sir. Okay? Sige, bisa kayo. Advance ba rin 3,000? Sana nga, eh. Kasi malala nang sakit ni inay sa bato. At yung 3 times a week na dialytic treatment niya para i-purify yung dugo niya, eh, hindi pa gusto para gumaling ang sakit ni inay. Kaya kailangan ko ng mas malaking halaga. Poor Mina Dulo. Pero huwag ka mag-alala. May git pa dyan ay kaya kong ibigay. Kung ibibigay mo sa akin ang lahat ng gusto ko, hindi na bali. Aalis na lang ako. Ikaw ang bahala. Just in case you change your mind. Remember, I'm around. Hi. I'm Mina Dulo. I invite you to use Kiss Me Lipstick. It makes my lips kissable. Alberto, agency, good afternoon. Pwede ba makausap si Miss Mina Dulo? Ha, eh, si Miss Dulo ba? Andiyan ba siya? Kaalis lang mo eh. Ah, ganun ba? Alam mo ba kung saan pwede makontak? Sino po ba sila? Isa lang ang kaibigan. Sandali lang ho, titingnan ko yung record niya. Sige, maghihintay ako. Paano ba ito? Problemang malaki ito eh. Saan ako kukuha ng ganong kalaking halaga? Gusto ko naman sanang bumalik kay Mr. Alberto eh. Alam mo naman yung lahat ng bagay may kapalit. Nako! Yan naman ang boss mo talaga, oo. Dahil parang surero. Napakabuhay naman sa mga babae. Wala tayong magagawa. Hilig niya yun eh. Depende na lang sa babae yun. May konti ako natatabi, Mina.
Baka makatutulong sa'yo. Salamat, Alex, sa pagmamalasakit mo. Pero malaking halaga talaga ang kailangan ko eh. Bridget, tingkate ka. Ano na? Ako si Dino. At dito pa natin si Mina, di ba? Dito nga. Bridget, sino yan? Si Dino raw. Patuloyin mo. Ay, tuloy daw. Ikaw? Ah, sorry. Nagpunta ako rito. Karamihan dispensa. Alam mo, hindi mo nitatanaw. Isa akong pintor. Naghanap ako na sa mundero. Marami na ako nakakita. Kaya nga lamang yun. Wala sa kanila hinahanap ko. Bakit? Ano bang hinahanap mo sa isang mundero? Mina, papaalam na ako ah. Oh, eh bakit aalis ka ng kagad? Dito ka nang magkapunan. Hayaan mo siya. May lakad dyan. Di ba milakad ka? Teka muna. Pakikilala ko muna si Mr. Dino Valdez. Siya nga pala siya si Alex Santa Maria, ang official photographer namin. Alex. Sige ha. Sige, papalam na ako. Siya nga pala. Sabi nga tayo kanina. Mamaya na yan. Kumain na muna tayo at nakahanda ng hapunan. Hindi, huwag nga. Nakakaya naman eh. Ba't ka mahihiya? Oo nga naman. Ang nahihiya, mga pangit lang. Saka na! Doktor, hi. Mapo ka na. Ay, naman. Thank you. Nakaya sa inyo. Ano ko? Mayapak pa. Sige, sige. Hindi ba ang rektor mo? Me na man. Kala ko nagdadayo siya. Taba mo kasi. Ala ko ano pa. Ikaw na pili ko maging modelo. Kung papaya ka. I hope you don't mind. Pero magkano naman ang may offer mo sa akin? Well, usually, we pay 6,000. Pero dahil sa'yo, special price. What about 8,000? Okay, Ms. John? Okay lang. Payag ako. Although, bawal sa kontrata ko ang tumanggap na ibang modeling job. Pero I can make an arrangement for that. Totoo, wala namang ibang product na involved eh. Kaya lang, I need 3,000 advance cash. At yung remaining na 5,000, payable weekly until the painting is filled. Hindi ka palang babae ka. Siya ang sigurista. May sinasabi ka ba? Ha? Wala. Sabi mo, sarap-sarap ang pagkain niya. Ikaw ba nagluto nito? Oo. Oh, oh. Kami nga. Santo ang duminiling. Bridget? Ay. O sige, pahay ka po. Pero, kaya nakapili mag-umisa? Anytime tomorrow. Basta't naibigay mo naman ang pera. Matay ka ba ng cheque? No offense, pero kailangan ko talaga ng cash. Ang ganda ng painting na to ah. Parang tunay ang tubig. Gawa mo? Oo. Ang galing mo pala. Kapag inspirado ako. At sa pagamodelo ko eh. Kasi ang ganda mo. Ito naman, sasabi ng totoo. Hindi, serious. Ngayon ako naniniwala na ang mga pintor tulad din pala ng mga makata.
Nina! Tingnan mo to. Ay, ang cute! Sino ito? Kapatid mo? Oh, andiyan pala yung kape. Kape muna tayo. Teka, ako lang gagawa. May galing ako magtimpla ng kape. O sa'yo, namatik man. Oh, tikman mo. Mukha ka masarap, ha? Anong lasa? Lasang kape. Ha? Asya ka pala. Ito muna yung paano ba ito. Thank you. Paano ba ito? Kailan mo gusto magsimula? Tomorrow morning. At 8 o'clock. Pwede? Kundi ang iyong salapi. Kaya hindi ka maligaya eh. Kailangan makatal tayo. Hindi mo ba ako naitindihan? Mula na pag-usapan natin maglibid tayo. Without the benefit of the marriage contract. Hindi natin ang pag-usapan kung ano magiging insulto nito sa ating magiging anak. Milad, kawawa naman ang anak natin. Hanggang ngayon eh, illegitimate child ko siya. I'm a different woman, Dino. A very possessive one. Ang marriage contract, madaling punitin. Hindi ko kailangan yon. Ang kailangan ko lamang ay ang lalaking aking iniibig. Pero pagbibigyan kita kung tatalikuran mo ang iyong pintura. Tutal, mayaman ako at mabubuhay tayo ng maligaya. Maligaya? Paano ko liligaya? Kung maalis mo saan ang pagpipinta ko. Alam mo naman, yan ang una kong pag-ibig. Unawain mo sana. Pwet, mananatiling bastard at si Rhea. Ang pag-ibig ay hindi nabubuhay sa salapi lang. Kapag ang pag-ibig ay sakit at makasama. Eh,
sa akin. Hintayin ako na. Alam ba kung ba't gusto ko manalo dito? Gusto ko makakuha ng malaking halaga. Sa pasan, gusto kong hiling sa hukuman na makakuha kong aking anak. Parang pinagbuklod ng pagkakataon na tayo magkatagpo din. Dahil ako malay may malaking problema. Nahihiya ako sa'yo, Dino. Ang akala mo siguro ay easy girl ako. Dahil hiningang kagad kita ng cash advance naman. Kailangan kasi ng malaking halaga dahil malala ang sakit ng aking ina. Litong-lito ako noon dahil hindi ko alam kung saan ako makukuha ng pera. Sabihin ko ba sa'yo iniibig kita eh? Niniwala ka? Kung ang sinasabi mo'y tapat at hindi lamang nanggagaling sa iyong labi, bakit hindi? Ka ng kanyang paggaling. Anong ibig niyo sabihin, Doktor? Ititigil na natin ang pagpapagamot ko sa aking ina? Ano ang mangyayari sa kanya? Pababayaan ko na lang ba siyang mamatay? Meron pang paraan. Kidney transplant. Kidney transplant? Magkano halaga ang kailangan diyan, Doktor? At least 20,000. 20,000? Aba, Mina, napakaraking halaga niyan. Saan mo kukunin yan? Hindi ka magniya ng ginto. Pera na lang, kung ano. Ano ba iniisip ko, Bridget, eh? Ang 20 mil ay maliit na halaga. Kung itutumba sa iyong kagandaan. Kung nung araw ka pa nagpasya ng ganyan, siguro ay magaling na nanay mo at hindi ka pa nagkagastos ng malaki. Pero hindi bali, meron kasabihan na ulim at magaling. Naihabol pa man din. Magkita tayo bukas dun sa suite ko. Room 304. Alam mo naman yon. Bandang alas 8 ng gabi. At doon ko na ibibigay yung hinihingi mo. Ito katapos ng trabaho. Ano malasabi ko? Maganda. Ano sa palagay ko? Manalo kaya ito? Gusto ko sana, sa gabi ng competition, kasama ko. Tignan ko. Ano ba nangyayari siya? Are you sick or something? No, I'm just tired. Are you?
Mabuti naman. Kaya nga lang eh, medyo nagdamdam siya dahil sa nakita niya sa atin. Daddy, bakit naririto ang babae niya? Bang nararamdaman ibang masakit? Wala ho, ma'am. Ikaw may kasalanan nito eh. Siguro sinususulan mo anak ko, no? Para sumama sa'yo. Millet, ako ang ama niya. Natura lamang napuntaan niya ako. Ama ka lamang sa Turin. Pero wala kang karapatan sa kanya. Huwag kang magalala. Malapit na lang magkaroon. Ah, ganon ha? Ang akala mo siguro eh, hindi ko pa alam na may balak ang angkinin ng aking anak. Pwes, nagkakamali ka. Mabibigo ka lamang. Tingnan natin. Daddy, Mami, huwag na kayo mag-away. Pinangangako kung hindi na mauulit ang nangyari kanina. Tuloy. Si Dino, sa telepono. O, bakit daw? Aba, dapat nga kung pwede ka daw sa ano, sa art competition mami, kung ready ka na. Nang masundo ka niya. Sabi mo sa kanya, mauna na lang siya, susunod na lang ako. Kasi nadaan pa ako sa ospital eh. Oh, sige. Emmanuel Hugo's painting. 5,000 pesos. Saan ang daddy ko, Alex? Dear God, help my daddy win. Second prize winner, 10,000 pesos, goes to Ramon Chua. Lasing ka na, Miller. Tigilan mo na yan. Huwag mo akong pakikiyan naman, ah. Pabayaan mo ko. And now, for the grand prize of 20,000 pesos, the winner is Mr. Bernardino Valdez. Salamat sa inyo lahat. Ang tagumpay kong ito ay buong puso kong inaandog sa akin. Maseria Valdez. Ako yan. Ako yan. At sa akin kaya isang babaeng naging inspirasyon sa aking buhay. Ang aking modelo na walang iba kundi si Mina Dolor. Maraming po salamat. Kailangan mangyari ang lahat ng ito sa akin. Bakit
Kailangan matungi sa aking pagkababae upang mailigtas ko lamang sa kamatayan ng aking ina. Bakit ang tao ay di makatayo? Pero hindi ko siya masisisi dahil sinugatan kong kanyang damdamin. Ay nako, Mare. Hindi malulutas ang tigilin ng ating damdamin. Ang mabuti pa, magtapat ka na sa kanya bago maging huli ang lahat. Mauna nga ang kaya niya ako. Kung ganyan ang ganyan ang iniisip mo, hindi mo nga masasabi sa kanya. Alam ko mauunawaan ka ni Paring Dino. Huwag mong sundin ang ginawa kong paglilihim sa kumpare mo tungkol kay Boy. Sa takot ko na baka hindi niya ako maunawa, hindi ko pinagtapat sa kanya lahat. Ni hindi ko naisip na ang ginawa kong paglilihim na yon, muntik nang mawasak ang kaligayahan namin mag-anak. Kung madali lamang sanang sabihin sa kanya na ipinagbili ko ang aking pagkababae, mailigtas ko lamang ang buhay ni inay. Sana ipinagtapat ko na sa kanya nung una pa. Hindi mo ipatawag si Dino. Patawag? Para magmakaawa sa kanya? Hindi, Jerry. Hindi ako maaaring magmakaawa sa isang patay gutom na katulad niya! Atomy, sa palagay niyo kaya, meron akong karapatang makuha kung kasi anak. Mga tatlo o apat na araw sa labas sa linggo. Oo, oh, pwede. Sa paglalasing laman ng kanyang ina, yan ay isang malaking bagay na para makuha mo ngayon, anak. Kung gano'n na to, ipahin nyo kahit sa sugato para madali. Oo. Oh, bukas na bukas din na ipapile ko. Let's go, Tommy. Siguro magugulat ko, sabihin ko sa'yo kung saka nagkali kanina. Akala ko ba tapos na usapan natin? Sakit ang ulo ko. Gusto ko magpahinga. Pag pinakausap ko, tawag mo kong tatalikuran, ha? You goddamn fucker! Dino! Ilan lalaki dumasa yung gabi? Ha? Ilan? Dino, nagkakamali ka! Kung alam ko na sa umpisa pa'y binayaran na kita. Kung alam ko lang, inaamin ko, nagpabayad ako sa aking katawan sapagkat kailangan ko ng 20,000 piso para sa operasyon ng aking ina. Pero yun ay minsan lang nangyari. Kung nakita mo man ako sa hotel kanina nakasama si Mr. Alberto, nagpunta ako roon hindi upang ipagbili muli ang aking katawan, kundi para sabihin sa kanya na hindi ko na gustong maulit ang nangyari sa aming dalawa. Mahal ko ang aking ina katulad ng pagmamahal mo sa iyong anak, Dino. At yun lamang ang tanging paraan para mailigtas ko sa sityak na kamatayan. Maaari akong magkaroon ng 1,000 katipan kung gugustuhin ko. Pero minsan lang ako magkaroon ng isang ina. Nauunawaan mo ba yon, Dino? Nauunawaan mo ba?
sa Carmina. Hindi ko alam kung sinabi mo sana sa ano ba ang nalaman. Sana nakatulong ako. Alam ko ibibigay mo sa akin yung kahit na saan ang pangalaman. Pero alam ko rin na kailangan mong pera katulad ng pangangailangan ko. At ayaw kong agawan ka ng pagkakataon upang makuha mong yung anak. It's another story. Anything could be arranged between the two. At least naman, ang mga anak natin ay magiging legitimate. Alam mo, naniniwala pa rin ako kapag ang dalawang puso ay pinagbuklod at tapat na pag-ibig, ang kasalanan ay nagiging matatag at matibay kesa sa rehas na bakal. Napapansin ko na malaki ang pagpapahalaga mo sa kapakanan ng iyong anak. Sa bagay, hindi kita masisisi. Dahil ganun din ang aking ina sa akin. Sa bagay lamang ibig sabihin ng iyong paglalasing, Milad. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nalilimutan ang ama ng iyong anak. Hindi ko makakalimutan si Dino. Hindi ko makakalimutan na pinagpalit niya ako sa kanyang pinto. At alam mo rin ba na si Dino ay kakasal na sa kanyang modelong si Mina Dulo? Hindi totoo. Hindi totoo. Daddy.
I'm so happy. Ano ba ang pili ng isang ikakasal, ha? Hindi ko nga alam eh. Basta parang kinakabahan ako eh. Para ako excited. Inay, oh. Sige na naman, magbihis na kayo. Mamaya matagalan pa kayo, baka pasundo na ako ni Dino eh. Madali ako magbihis. Gusto ko munang makita ang ayos na ayos ka dyan. Ari pwede soto na oras. Baka muna ang patangang bread. Nakakaya. Mata? Pwedeng pakasal. Dahil hindi na kami nag-iibigan. Tulad ng dati. Totoo sinabi ng mami mo. Hindi na kayo nag-iibigan. Pero papaano ako? Hindi ko makipaglaro sa eskwela namin sa aking mga kaeswela. Pero ayaw nila akong sali. Tinatawag nila akong bantada! Dada! Dino, matagal na. Kung ibig niyong mababang buhay ng iyong anak, sundin niyong kagustuhan niya at huwag niyong siyang bigyan ng sama ng loob. Dino, wala akong alam sa binabalak ni Rhea. In fact, nagulat pa nga ako nang sabihin niyang magpakasal tayo. Paniwalaan mo ko, Dino. Mami niya.
itong sarili. Kausap mo tayo. Bakit ngayon gusto mo na naman makipagkita sa akin? Nalulungkot lang siya ako eh. Kaya hinahanap na harap kita. Ditiisin mo? Ba't mo titiisin? Kung pwede na magawa ng paraan. Anong paraan? Pakakasal ka kay Milet? Pagkatapos gagawin mo akong kabit? Ganun ba? Hindi mo ko naitindihan, Milet. Hindi ako pakakasal kay Milet. Sa'yo ako pakakasal. Kaya nga lang, kung pwede, ilihim natin. Walang lihim na hindi nabubunyag nila. At kapag nalaman niya ni Rhea, maaari pa siyang mamatay. Kaya magtiis na lang tayo. Hanggang sa gumaling siya at handa ng umunawa. Kaya lang pa. Kapag wala lang tabi sa ating pag-iibigan. Wala tayong magagawa kung yan ang kapalaran natin. Hello? Wala, Daddy. Wala.
itong batang to. Ayoko nga, nakakahiya. Basta gusto ko. Ayos mo kasal namin? Bakit, Daddy? Ayaw mo ba? Ha? Daddy. Ah. Oo, gusto. Alisin siya. Si Dino rito. Dino? Nandiyan ba si Mina? Si Mina? Wala siya eh. Sinundo siya ni Alex kanina. Ah, magbibis ko yata. Sige o. Salamat. Kisi ka pa pala, Daddy. Mabuti at may sasabihin ako sa'yo. Yung tungkol ba sa kasalin ng mami? Kasi, tinatanong ng daddy sa amin kung kailan matutuloy kayo ng mami. Kasal? Ilang beses ko sasabihin sa'yo na hindi kami panimpakasal ng mami mo sapagkat hindi kami nag-iibigan. Nangindihan mo! Daddy, hindi totoo ang sinasabi mo. Ikaw, bata ka. Pinagsisisihan kong bakit taminahan. Katol ka na ng mami mo. Si Rosa! Mahal sarili! Ngayon, patutunayan ko sa'yo na totoo ang sinasabi ko. Yun o! Yan. Tingnan mo. Ang tinatawag ng Tito Jerry, eh, hindi ka maganakan ng mami mo. Kundi kasintahan niya. Ngayon, niniwala ka na. Kaya hindi na kami nagkakaibigan ng mami mo. Naintindihan mo? Ha? Lia! 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 Ano nabi ng doktor? Mami. Daddy. Hindi ko nais na magdamdam kayo sa akin. Patawarin niyo ako. Mahal na mahal ko kayo. Wala kang kasalanan, anak. Wala kang kasalanan. Mahal sa amin ang mami mo. Daddy! Mami! Kinikinaw ako. Kinikinaw ako. Daddy! Mami! Kinikinaw ako. Thank you.
sila ang pag-isa ng Diyos na yan. Kung gusto ko ba ng Diyos mo na magbusa ko ng ganito? Ano pa si Diyos yan? Hindi, Dino. Turuan mo ang sarili mo makalimot. Hindi, Dino. Ako pumatay kay Rhea. Hindi, Dino, hindi. Ako ang dapat isi. Hindi. Naman ako ng makalimot. Dino. Bakit ganito ang buhay? Bakit ka lang mangyari sa akin na ganito? Bakit? Bukas na lang. Hindi, mabuti na nakakasiguro eh.
Pwede na ba ito? Pwede na rin. Ano sinabi mo? Sabi ko, batang-bata pa kayo. Alisitang? Oh. Pwede ba makadalaw kayo? Aba, oo. Malakas na malakas ka sa akin eh. Aba, Laura! Kinakausap kita. Sumagot ka! Aba. At namumugto na naman yung mga mata mo. Anak ka ng kwago talaga, oo. Kaya siguro ako kanina minamalas sa monte dahil iniyakan mo na naman ang anghelong yun. Hindi, Nana. Napuin lang mo ako. Kung hindi ka ba naman isang gagat kalahati at sapsap ang laman ng utak mo, 10 taon ka nang walang nababalitaan sa anak ng pahong na yun, ay hinihintay mo pang kanya pagbabalik. Laura, hindi kita ipinanganak upang maging isang mag-tief. Hindi na uso ngayon yan. At kahit hindi umalis dito ang anghelong yan, hindi rin kita papayagang mapunta sa kanya. Hindi ko makakalimutan ang ginawa sa akin ng kanyang matapobring ina. Rito. Lalo na yung isa riyan. Ako yata ang pinatatamaan nyo. Bakit? Meron pa bang higit na mas mabaho rito kaysa sa'yo? Aba, anak ng buhay! Mabaho! Inimam po natin sila. Sabi ninyo eh. Lumaban ka! Laura? Nasala ko. Baka lang magpasensya sa mama ko. Alam mo, ganun lang yun. Pasensya ka na rin sa nanay ko. Alisita. Bahala na ko kayo magpasensya sa mama. Inay, namaya pa noong si Doña Itzay. Kasalanan sa Diyos ang magtanim ng sama ng loob sa isang patay na. Mabuting ang patay na siya. Kung hindi,
Pito ka lang niyang walang lakay sa akin, saka mumura ko sa kanya. Akala niya mayayalig niya ako sa demanda. Uy, Dante! Magandang gabi, Aling Sitang. Laura. Pakiharapan mo mabuti, ha? Ano naman, gabing-gabi na ho eh. Lika. Dante, mag-usap kayo ni Laura. Hindi nga pala ako kailangan dito. O siya, ito ang bahala sa kanya. Mukhang umiiyak ka, Laura. Siguro, naalala mo naman si Angelo. Dante, kung ang ipinarito mo ay para ungkatin ang panliligaw mo sa akin, uulit-ulitin kong sasabihin sa'yo na wala kang maaasahan. Alam mo, Laura, naawa ako sa'yo. Hindi bumabata ang tao sa araw-araw. Alam mo, baka matulad ka sa matutundang dalaga natin sa pagitay sa wala. Problema ko na yon. Bakit mo gagawin problema yun? Dahil narito naman ako. At handang sagipin ka. Ang matulad ka sa matatandang dalaga natin dyan, ha? Hindi nakatikim ng grasya ng Diyos. Abang bastos na ito, ah. Hoy, Dante. Itong tatandaan mo. Kahit na ikaw ang kahuli-hulihang lalaki dito sa atin, mabuti pang tumanda na akong dalaga kaysa mapaksal sa'yo. Sorry, ha? Sorihin mong alaga mong kalbo. Bastos! O bakit, Dante? Saan ka napupunta? Papaalam na po. O bakit ka naman nagmamadali? Wala mo naman. Laura, paalam na. Laura, hindi ba kabilin-bilinan ko sa iyo na pakitaan mo ng mabuti si Dante? Hoy, Laura, itong tandaan mo. Si Dante ang gusto kong mapangasawa mo. At marami na akong utang sa kanya. Hindi ko na siya maiwasan pa. Eh di kayo magpakasal sa kanya. Anak ka ng tokwa, oo. Kung hindi lang masama pumatay ng tao sa kapigasan ng ulo mo, tagal na kitang tinatad ng pinong-pino. Patunayan mo na ang kaligayahan mo ay hindi para dito. Bakit? Bakit kita makbo?
Nandun ako para patapat sa'yo. Ano bang kalokohan ang pinagsasabi mo? Sapagkat ako'y isa lang. Isa lang dalagang iba. Walang kailangan ko sa'yo. Kusin mo ka man, Laura. Ang nalalaman ko eh. Mahal kita. Pero paano ang aking anak? Ibigyan natin siya ng pangalan. Magpapakasal tayo sa lalong madaling panahon. Pangalan. Maligaya-maligaya ako. Parang dahilan lang, no?
Pero ilang taon na rin nakakalipas. Wala na sana ako ng pag-asa noon. Kala ko hindi tayo magkikita muli. Pero ito tayo ngayon. Pagkasama na abang buhay. Mabait sa atin ang Diyos ang Angelo. Kaya't linugtungan niya ang ating naputin na kahapon. Uy! Malapit na anibersaryo natin, ha? Hindi ka pa nangiimbit, ha? Oo nga, ano? Ay, naku, mangumbita ka na ngayon ng mga kaibigan natin, ha? At huwag mong kalilimutan nga pala si Maring Mina at saka si Paring Dino. Ha? Mina Dolortis? Speaking! Oh, Mare! Si Laura ito. Oy, Laura! Ano ka ba, Mare ko? Long time no see, ha? Ikaw, eh. Ni-snap muna kami. Kasi saka ng sikat na modelo, eh. Ito namang Mare ko, oh, nagtampo ka agad. Pwede ba sa atin yon? Marami na akong ginagawa eh. Ikaw naman, binifake lang naman kita eh, nagpaliwanag ka kaagad. O siya nga pala, sino kasama mo dyan? Ito, as usual, nag-iisa. Eh, alam mo naman ang nanay eh, nasa ospital. Kaya nga akong busy-busy eh, dahil sa kanya. Ay, oo nga pala. Kasi, 5th year anniversary namin sa Linggo. Hindi mo ba natatandaan? Ay, naku, happy anniversary! Anong happy anniversary? Ang sabihin mo, imbitado namin kayo. Special guest. Kaya huwag kayong mawala, ha? Oy, teka muna. Hindi mo pa sinasabi kung saan eh. Magpapaalam ka na. Sa hotel. Bigyan tayo ng konting kasiyahan. Ang aming kumparing Dino at si kumaring Mina. Palakpakan po natin sila.
Ang galing yung sumayaw, ha? Nakachamba lang. Puro chamba kayo, ha? Mga kaibigan, ngayon naman ang sasayaw ay walang iba kung hindi ang magkukumadre at magkukumpadre. Palampakan natin sila. Papa! Papa! Papa!
Bakit? Natakot ako eh. Ba't ngayon ka pa natakot? Tsaka na lang sana eh. Ka nang matakot. Takot ako eh. Pauli ka na. Dito ka na. Tulog ka na lang dito. Favorite perfume.
Aba, Angelo, andyan ka na pala. Kay Renay, may regalo ko para sa inyo. Papa, huwag mo na pasalubuhan yung sigarilyo ang lola. Kasi, bad breath yan eh. Papa, pati diversyon ko, pinakikialaman mo? Oo nga naman, anak. Huwag mo nang pakikialaman ang bisyo ng lola mo. Opo, kasi po, mahal ko po ang lola eh. Ayoko po magkasakit ng anser. O sige, magbuhat ngayon, hindi na ako maninigarilyo. Ikaw naman, huwag mo na akong ibinili ito. O sige, magbihis ka na kung makakain na tayo. Sige. Yeah. Oh, gusto naman ang kusina mo. Oo, ayun, mabuti ako. Tungkol yung gluto eh, mayroong malaking transaction eh. Pag nag-materialize yun, maganda rating itong bala to. Ah, ano ko gusto niyo? Ano ako? Oo, ayun, ikaw. Gusto naman kayong dalawa? Kayong dalawa? Kayong dalawa? Ikaw at saka yung nangyay sa loob. Basta kayo. Hindi si mama. Papa? Ha? Bukas lang yung papapos lang tayo, ah. Oo. Tsaka kahit saan mo gustong pumunta, dadaling kita. Hoy, mas may nagsasalita ka na may laman ng bibig, ha? Busin mo muna yan. Papa? Ang halaman, anak. Nakakaya, lalo kung may bisita tayo. Saka pa. Bye.
nga ako, tignan mo ko, ha? Yan, ilagay mo na dito. Ano ba? Silusa to. Silusa, dito mo na. Gusto mo lang kasi makakatabi. Ayan, hirap sa iyo, eh. Alam mo? Ha? Alam mo? Tama-tama ay napili natin pangalan para sa kanya. Angelo Mendoza San Juan Junior. Tignan mo mukhang anghel. Parang yung mukha ko. Kasi mo kaya. Tama ka na dyan. Nang tabading manjing manjing. Huwag kang chicharunte mo. Salpay ka pala eh. Eh, bakit mo ako dinilagyan? Ay, nandidilig din. Papa, na siya. Huwag na. Pwis ka nga oh, tama na. Ano pa ginagawa mo dyan? Doon ka na. Ay, tama na, tama. Sinabi ko, doon ka na. Bakit mo naman ginalang si Boy? Umiyak tuloy. Huwag mong intindihin nyo. Sampung bata lang yun. Sampung bata? Ang sabihin mo, mula nung ipinanganak ko si Junior, ay hindi mo na pinapansin si Boy. Nasasaktan tuloy ang kanyang damdamin, ang kanyang murang isipan. At ano ang gusto mong gawin ko? Tignan ko pa siya kaysa sarili kong anak. Bawo ka na nga. Bawo ka na nga. Laura! Alin, Dante? Oo. Oh, kamusta kayo? Mabuti. Ikaw, kamusta? Mabuti yun naman. Eh, sige ho pala. Kamusta ho si Laura? Dante, nagkaanak ka kay Laura. Ano? May anak ako? Oo. Isa siyang malusog na bata. Kamukhang kamukha mo. Oh, alin, Sitan? Ibig kong makita ang aking anak. Ibig kong makita siya. Teka muna, Dante. Kailangan malaman muna ito ni Laura. Eh, Alisita, anong numero ng telepono niya? Ibig ko siyang nakausap. Ha? Huwag kayong mag-alala sa akin, Alisita. Nagbago na ako. 6-1-2-0-4-4. Oo, ako na, anak! Kay Laura! Kay Laura! Ano? Oh, ba't ka biglang nalungkot? Ayaw mo bang magkaroon ako ng anak? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, si Laura, may asawa ba siya? Oo! Oh, may asawa si Laura! May asawa siya! Siya nga? Oo! Oh. Umayag kaya siya? Hindi! Hindi ako makakapayag. Nasisiraan na ba siya ng bait? Pagkatapos ng ginawa niya sa akin eh, malaki nang ipinagbago niya lang. Ibig lang niya makita ang kanyang anak. Wala akong pakialam ni kung ano man ang ibig niyang mangyari. Ano ako? Para malaman ni Boy na anak ko siya sa pagkakasala. At paano kung malaman ni Angelo? Basta't hindi ako papayag. Hello? Kamusta ka, Laura? Ang walang yang ito, tatawag-tawag pa. Konting lamig, Laura. Konting bagay lang naman ang ihilingin ko sa'yo eh. Ibig ko lamang makita ang aking anak. At kung ipagkakait mo sa akin ang kahilingan kong ito, kasi mapipilitan akong maging marahas na muli. Maaari akong pumatay, Laura. Hindi lamang si Angelo, kundi maging ang iyong anak sa kanya. Talagang hayop ka! Hayop! Ang tao ay nagiging hayop lamang kung hindi niya nakukuha ang kanyang kagustuhan sa kanyang kapwa-tao. Ang sabi pa naman ni Inay ay nagbago ka na. Yan pala eh, lalo ang naging demonyo. Wala akong tiyaga makapagtalo si Laura. Basta't ibig kong makita ang aking anak bukas ng hapon sa Wildlife Park. Nag-aaksaya ka lamang ng panahon. Well, ikaw ang bahala, Laura.
alalahanin mo lamang si Angelo at ang inyong anak. Pinagbigyan kita. Pero huwag mong kalilimutan ang ating pinag-usapan. Sapagkat maaari din ako maging hayop na katulad ko. Maaari din ako pumatay. Gabi kayo. Pati tuloy itong bata, napapabayaan mo eh. Andiyan naman ang inay ah. Ano ang inay? Pati ba naman tungkol mo sa iyong anak? Iaasaw pa sa kanya? Anong klase kang ina, Laura? Angelo, napapagod ako. Saka na tayo mag-usap. Papa, galit ba kayo? Buise! Kapan si Boy upang manumbalik ang dati niyang pagtingin sa'yo. Nagkakamali ka. Hindi ko magagawa sa'yo yun. Halika na. Nasaan ka eh? Leon, lasing. Iwanan mo.
Hindi mo alam ang sinasabi mo, Angelo. Alam ko. Alam ko. Kung pinagtataksinan mo ako, Laura. Nang piliin mo ang buhay sa dating nito, ay ikaw na rin ang pumili. Sa isang buhay na walang katapusan na pakikipag-ako. Sapagkat saan ganyan ang buhay dito sa balanggo? Makulo. Pabago-bago. Pabago-bago ang paligid, ang panahon. At pabago-bago rin ang isipan at damdamin ng isang tao. Sa akin talaga, ang iyong buhay ay nahahatid sa mga bahay. Ang unang bahay ay ang kamusmusan ninyo ni Laura. Ikalawa, ang inyong pagkakalayo ni Laura. Ikatlo, ang inyong buhay bilang mag-asawa ni Laura. Sa maikling salita, ang kahulugan ng iyong buong buhay ay si Laura. Kaya huwag kang magtataka kung bakit ganyan ang dinaramdam mo. Ayaw mo magkaroon ng kaagaw sa pag-ibig at pagmamahal ng iyong asawa. Angelo, you have not yet grown up. Ang ibig ko sabihin ay hindi pa nakahanda ang iyong isipan sa pakikipagbaka sa ganyang uri ng buhay. Pero huwag kang maglala. Ang lahat na yan ay isa lamang sa pagsubok ng Diyos sa iyo. Huwag mo sanang kalilimutan. Sa harap ng maigpit na pangangailangan at masugid na kagipitan, nakikilala ang tibay at tatag ng kalooban ng isang taong nagpapalaga ng iwing karangalan. Tatandaan mo yan. Huwag mong kalilimutan. Maraming salamat, Father. Hindi ko kalilimutan. Hello? Ikaw? Baka walang niya mo talaga, no? Huwag kang mainit, pare. Tumawag ako sa'yo para sabihin na kukunin ko ang aking anak. Ano? Anong palagay mo rin sa bata? Isang laruan? Na basta't kukunin mo na lamang kung walang mo maibigan? Alam ko na tahimik kang tawa, Angelo. Kaya kung ayaw mo na ito, umabot sa usgado. Eh, ibigay mo ang aking anak. Nahihibang ka na ba? Hindi ako makakapayag. Ang batang yan ang malinis ang dahilan na hindi natin pagkakaunawaan. Pero nararapat lamang na ibalik siya sa tunay niyang ama. Hinili ka na kahit na ano. Kahit nasaktan mo ako. Huwag mo lamang ilayo sa akin ang aking anak. Bakit hindi mo naunawaan? Kung gano'ng kasakit ang mag-alaga ng hindi mo sariling anak. Ngayon mo lamang sinabi sa akin niya. Ang sabi mo sa akin noon, walang halaga sa'yo kahit na anong nangyari sa akin. Sapagkat mahal mo ako. Mahal mo ako kahapon. Mahal mo ako ngayon. At mamahalin mo pa rin ako bukas. Nasaan ang pangako mong yan? Nasaan? Bakit mo sinasaktan ang aking damdamin? Bakit mo gustong ilayo ang mahal sa akin? Bakit? Totoo ang sinabi mo, Laura. Mula pa sa ating pagkabata, ay minahal mo na ako. At gayon din ako sa'yo. At maaaring higit pa. Hindi yata tama naging desisyon mo, Angela. Oo nga, hindi ikaw ang nagpunla kay Boy. Ngunit ikaw ang nag-focus sa kanya ng pagmamahal. At alalahanin mo, taglay niya ngayong pangalan. Huwag kayo makialam, Inay. Problema naming dalawa to. Kapag ba siya na ako, Laura? Hayan! Ipamigay mo siya! Palibasa, hindi mo siya tunay na anak! Papa, ayoko, ayoko, papa! Marita, papa, ayoko! Papa! Uy, ikaw na bata ka. Pakinggan mo ako. Darating dito ang tunay mong ama ngayon. Ang gusto ko, sumama ka sa kanya. Dahil hindi kita kailangan sa mamamayan ito. Intindihan mo, hindi kita mahal! Hindi kita tunay na anak! Papa!
sa usapang kukunin ko ng aking anak. Sige. Maaari mo na siyang dalit. Nabigla na mo ako. Basta! Makalimutan pala eh, kailangan.